Soundcheck, test mic. Soundcheck, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ang part 2 ng ating top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at paki-press na rin po ang notification bell para palagi po kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So by the way, so meron na po tayong part 1 ano? Ayan. So ka-upload lang po na to kanina. So we have here sa part 1 dito PHA, AR, BSC, ASEN, MM, MY, TEC, BDO and PSEI. Ayan. So let's start. Okay. So by the way, don't forget to follow my account sa my Instagrams, no? So paka-search lang po Stock Play then follow my account. Ayan. So number 1 is si MRC. So i-check po natin 'to. Okay. So based dito parang nabura ata yung ano natin. Yung mga drawing natin, ano? Okay, so based dito, siya ay nasa support, eh. Diba? So, right here, yung ating support. Okay. Sa may 0.48. Ayan. Series of touches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, diba? So pagka di nag-hold si MRC dyan, so next support natin for this one is here. Okay, so possible dito. Dyan, ano? Sa 0.44. Oh, ayan. Tapos, so wait lang. Oh, ayan. So dun nga, ano? So yung ating resistance naman is here. Okay, so dito guys, 0.52. Oh, ayan. So tignan natin kung mag-hold or isa pang pullback, no? Or sell off dito sa may second support natin. Diyan. So we have here high, lower high, and low, lower low. So meaning bearish pa rin, ano? So, let me check first. Okay, sa 1-hour chart. Kung meron ba tayong pattern dito. Okay, so parang wala naman, ano? And so, balik tayo sa may daily chart. So, i-check po natin si sila moving average. Let's start with 50. So, medyo malayo. Tapos, 100. Tapos si 200, okay, still intact pa naman, di ba? 50, 100 and 200 day moving average. So let's hide first. Ayan, tapos si cloud naman, so medyo flat, eh, di ba? So si lower cloud is flat, tapos si upper cloud is nag-flip pababa. Ayan, so bakit? Kasi siya ay pullback right now. Hindi ba consolidation siya? So tignan natin kung siya ay mag-hold or sell off ulit bukas, no? Ayan. Tapos dito naman, wala, bearish, eh, di ba? So siya inalaglag sa may support, okay, around here. Hindi ba? So bali dito, okay? So, meron ba tayong trend line? So, i-check po natin dito, ano? Kay RSI. So, meron ba? Okay, so, ayan. So, mukhang meron nga, ano? So, we have here series of touches. 1, 2, 3, 4, and 5. So, tingnan natin kung siya ay mag-hold dyan. Kasi trend line yan, eh. So, pagka hindi, pwede sa loft tayo dito kay MRC. Okay? Tapos, so, dito naman kay MACD,
So, nagda-diverge si MACD line at signal line. Right here, di ba? Tapos, series of lower lows sa ating histogram. Right here. So, meaning guys, si MRC is bearish based kay MACD, no? Tapos sa volume, so based dito, ala, sell off guys, no? Ayan. So, yung support natin dito kay MRC is here. Okay, so dyan, no? Ayan. Okay. So, next po natin is si SSI. Okay, so marami din po nagpo-post about kay SSI. So, check po natin ang kanyang status. So, based dito sa ating daily chart, so, siya ay nakabalik na sa may taas. Nice, no? Ayun, no? So, we have a push, push, push. So, that's why, ayun. So, siya ay nag-breakout na dito, no? Sa ating downtrend line. So, we have series of lower highs. High, lower high, lower high, lower high. Tapos, breakout right now. So, tignan natin kung masusustain, ano? So, pagka na-sustain, edi possible tayo ay mag-retest dito sa may 1.85. Okay, sa part na to. Nandiyan. Tapos, sa ating moving average, so 50, so medyo malayo, di ba? Tapos 100, and si 200, so we have here the golden cross, di ba? Ayan, oh. Ayan, so this is huge, no? Kay SSI. Tapos, so, okay. Ayan, ayan. Kakain ko lang kasi. Sorry. Ayan. So, dito kay Cloud. Okay, so we have here flat. Okay, flat line. Kay lower cloud. Tapos, kay upper cloud is pataas. Diba? So, this is crucial, ano? So, tignan natin kung siya ay talaga magre-retest dito sa 1.85. Tapos, so dito kay RSI, so siya ay retest na ulit dito sa may neckline, ano? May head and shoulder pattern. So, this part is a resistance. Ayan. So, tignan natin kung makakapanik. So, pagka hindi, possible, since tayo ay may trend line dito since noong March. So, possible, pag hindi nakapanik, edi sell off tayo rito, no, kay SSI. Diyan. Tapos, so, kay MACD, so, we have here, higher low kay histogram. Pero dito kay MACD line, so, hindi pa siya nag-flip, no? Ayan, pataas. Ayan. Tapos kay volume, so breakout na rin dito sa may resistance. Nice. Ayan. Pero dapat siya ay mag-create ng higher high. Okay, so wala pa tayo ditong higher high guys. Ayan, so dapat makapanik siya rito sa may taas. Okay, so dapat ganyan, ano? Yung maging scenario natin kay SSI based sa volume. Tapos yung next natin, si DD. Okay, so marami din nagpo-post about kay Double Dragon. So, i-check po natin dito. Ayan. So, siya ay nag-bounce ano, sa may support sa 14.93. So, let's say sa 15 pesos. So, tignan po natin bukas kung siya ay magre-retest dito sa 15.5. And as well, malapit na rin siya dito sa ating downtrend line. Ano? So, papansinin natin si downtrend line. Okay. So, since ano to? Since, ayan. Since 2016. Kaya this is very crucial, especially pagka nag-breakout dyan si DD. O, ayan.
So dapat makapanik siya. So at least 17 pesos. O yan, para mag-breakout siya sa kanyang downtrend line, ano? O yan. So tignan natin. 17 to 16 pesos. Ayun. Tapos sa ating moving average, let's start with 50. Okay, nice. Tapos 100. I-check lang po natin ano. Okay, so 100. So siya ay nag-i-stay ron ano, sa may taas ni 100. Eh dito kaya kay 200. So yun lang ano. Ayan. So ito yung magiging pinaka-problem natin kay DD. Yan, kasi matigas to eh. So dapat makapanik nga dyan ano, sa may taas ng 200 day moving average. So pagka hindi, edi wala no? So sell off ulit tayo dito. Ayan. Tapos kay Cloud, so flat pa rin right now. Ayan, kasi nga sideways eh. Siya ay hirap na hirap makapanik sa 200 day moving average no? Ayan. E sa mga indicator kaya. So dito rin sideways din. KRSI, di ba? Pa-bounce-bounce lang. Okay. So tapos right now siya ay nasa may resistance. So tignan natin kung makakapanik, no? So we have here 1, 2, 3 and possible 5 or 4. Ayan. 1, 2, 3, 4. So tignan natin kung makakapanik. Tapos, so sa ating MACD, so siya ay nag-flip na pataas, pero hindi pa rin siya convincing, ano? So bakit? Kasi nga, hindi pa siya nakakaakyat or nagko-close sa may taas ng 200 day moving average. And number 2, siya ay nasa baba pa rin ng downtrend line. E sa volume. So dito kay volume, so possible breakout. Ayan. So tignan natin kung siya ay maitutulak pataas ano. Ayan, kasi retest na to eh. So tignan natin kung siya ay breakout bukas. Ayan. So yung next natin si CHP. O ayan. So tignan natin dito. Okay. So dito kay CHP still holding on pa rin sa ating trend line ano? So we have here uptrend channel, series of higher lows and higher highs no? So we have low, higher low, higher low, higher low, higher low, higher low. So tingnan natin kung mag-hold dyan. So pagka nag-hold, the possible bounce tayo. Ayan. So, bali sa part na to, yung ating first resistance is around here sa 1.75. Series of touches, 1, 2, 3. Okay. Yan, so, possible dito. At kung makakapanik pa, edi syempre, okay, so possible dito na yung next. Okay, sa part na to. O, dyan, no? Sa 1.85. Ayan, kasi mayroong mga touches dito eh. 1 and 2. Okay. So, let's continue. So, dito sa part na to. Ayan. So, let's check sa moving average. So, let's start with 50. Okay, so medyo malapit, no? Tapos, 100. So, malayo. Hindi ba? And kay 200, ayan. So still siya naman ay intact pa rin ano. Hindi ba? Ayan. So balik tayo rito. And kay Cloud, okay, so medyo flat pa kasi si Cloud, eh, 'di ba? And kasi sideways pa rin si price action right now. Ayan, sideways. So, syempre, si Cloud is sideways din. Ayan. And sa ating mga indicators, so, medyo bearish to, no? Ayan, no? Diba? Oh.
series of lower lows. Low, lower, low, lower, low, lower, low, lower, low. And sa part na to, parang nahihirapan siya makapanik, oh. Diba? Kasi resistance to, eh. So, kung tatabaan natin yan, boom. Diba? Resistance. Ayan. Lower highs, no? So, we have high, lower, high, lower, high. Bearish. Diba? Tapos, so, kay MACD naman, so, based dito, higher low sa may histogram, pero kay MACD line, so, hindi pa siya nag-flip pataas. Ayan. Kaya sa volume, so, dito sa volume, wala. Wala yan, ha? O, ayan. So, wala tayong higher high. Still sideways pa rin si CHP, ha? So, pagka hindi nag-hold sa may support, edi sell off tayo, no? For sure. O, ayan. So, tingnan natin. Tapos, yung next po natin na stock is CC. Okay, so tingnan natin to. So, based dito, still intact pa naman, pero siya ay nasa baba ng ating trend line, ano? Diba? Okay, so mag-adjust tayo ng konti. So, let's adjust. O, ayan. So, siya ay nasa baba. Eh. Nahihirapang makapanik, no? Si Chelsea. So, based dito, we have here shooting star. Okay. So, possible nga tayo ay mag-pullback, no? Eh, so, may support around here sa 5.25. Okay, sa part na to. Ayan. Kasi series of touches dyan, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diba? O, ayan. So, tingnan po natin, ano? Ayan. Tapos, lower highs. High, lower, high, lower, high. O, diba? Hirap makapanik, eh. Tapos, ang moving average, 50. Okay, so, resistance na si 50 din, ano? Tapos, si 100. And, si 200. Okay, so, tingnan natin, ano? Medyo hindi na siya nakapanik dito sa may 50 day. So, kay cloud naman. So, medyo flat. Right. Tapos, nagko-converge. Diba? Si upper cloud tsaka si lower cloud. Okay. So, i-check po natin sa mga indicators. So, dito, siya ay nasa may support. So, medyo delikado tong si Chelsea, ano? Series of lower highs, eh, diba? So, kung babaguhin natin to si trend line, so, eto na siya. Ayan, ah. So, we have here a new trend line, no? So, we have high, lower, high, lower, high, lower, high, lower, high. Bearish, eh, diba? Series of lower highs at hindi makapanik dun, ano? Ayan, so tignan natin. So pagka hindi nag-hold dito sa may support, so for sure sell off tayo rito kay C. Ayan. Tapos kay MACD, so dito naman kay MACD, so medyo sideways, tapos lower low sa may histogram, di ba? Lower lows. Tapos, so, sa volume natin, kung papansinin natin, still sideways. O, ayan. So, dapat kasi mag-print out siya ng higher high, eh. So, sa part na to, wala pa. Hindi ba? Ayan. So, next po natin is si Now. Okay. So, i-check natin to. So, based dito, so, we have here the channel, ano? Which is uptrend channel. So, possible nga po, this pattern is bear flag. Okay, so, tingnan natin, ano? Hindi pa naman siya nagbe-breakdown dito sa may trend line natin, eh. Ayan. So, we have series of higher lows.
low, higher, low, higher, low, higher, low, higher, low. Ayan. So, sinaw is nasa support right now, no? Okay, so dito sa may 4.65 pesos. Andiyan. So, tignan natin kung mag-hold at magba-bounce, no? So, pagka hindi nag-bounce, edi for sure, sell off tayo rito. Ayan, tapos baka mabasag na si trendline, no? Yan, kasi trendline to, eh. Diba? So, pagka nabasag yan, boom. Okay, so dito yan, ano? Sa 4.25 pesos. Ayan, so tignan natin kung mag-hold. Tapos, sa moving average, let's start with 50. So, medyo malapit. Okay, 100. Layo, eh. Tapos, 200. Still intact pa naman, ano? Diba? Ayan, no? 50, 100, at 200. Tapos, i-check natin sa cloud. So, dito kay cloud. So, medyo flat, no? Okay, kasi sideways siya right now, eh. Series of lower highs, eh, diba? High, lower, high, lower, high. Bearish. Low, lower, low. Diba? So, tingnan natin kung makakapanik nga. Or siya ay mag-hold dito, no? Ayan, sa may support. Tapos, so, dito naman, okay, so, meron din tayong trend line dito, no? Okay, so, we have 1, 2, 3, and okay, possible dito, 4. Ayan. So, pagka di nag-hold sa may support, kasi siya ay nasa support right now. 1, 2, 3, and 4. Ayan, so tignan natin, ano? Tapos, kay MACD. So, siya ay nagko-converge, which is not good. O, diba? Tapos, lower high sa ating histogram. Diba, pababa? Tapos, dito naman, kay OBV. O, the same lang din, ano? Lower high is bearish. High, lower high. Low, lower, low, bearish. O, ayan. So, tignan natin. Tapos, yung next natin is sa FLI. Okay. So, dito kay FLI. So, siya ay sideways pa rin right now, ano? Diba? So, bali yung ating resistance for this one is 1.2. Ayan. Tapos, yung ating support is here. So, 1.15. Ayan. So, tignan natin, ano, kung siya ay magre-retest dito sa may resistance. Tapos, sa ating moving average, let's start with 50. 50, so medyo malayo. Tapos, 100. Okay, 200. So, we have here the golden cross. Ayan. So, this is huge, no? Ayan, no? So, si 50 day at si 200 day is nag-crossover na. Golden cross. Tapos, so, kay cloud naman, so, parehas pataas na si upper at lower cloud, which is bullish, diba? Ayun, no? Si upper and lower is pataas yung kanyang trajectory. So, this is a good sign for feeling best. Tapos, kay RSI, so, yun nga lang dito, medyo palpak, no? So, bakit na palpak? Lower highs, eh. High, lower high, lower high, diba? So, tingnan natin kung siya ay makakapanik since siya ay nasa overbought area. No, ayan. So, tingnan natin, ano? Tapos, dito kay MACD. So, medyo hindi rin maganda, ano? So, bakit? Kasi, si MACD line is nag-flip na pababa. And as well, siya ay nagko-converge kay signal line. Bearish pagka ganyan, ano? Tapos, dito naman, kay histogram, lower highs. Okay?
So bearish siya right now, ano? Ayan, kaya possible na muna tayo rito sideways or pullback. Ayan. So dito kay volume, so medyo hindi siya makapanik, 'di ba? Oh, ayan eh. So tingnan natin ano. Ayan. So yung next natin is si fruit. Frutas. No, oh, ayan. So dito naman kay fruit, siya ay nasa channel pa rin, di ba? Since October. So based dito yung support natin is here sa 1.60, ano ba to? 68. Okay, so malapit dito. Pero based dito sa ating trend line, sa possible malaglag pa to. Okay, sa possible dito sa 1.6. Okay, around here. And kasi trend line yun kung papansinin natin ano? So we have series of touches, higher lows, low, higher low, higher low, higher low, higher lows, o, diba? Tapos okay, sa ating resistance, okay, ayan eh, so possible mag bounce to, no? So i-check po natin dito, ayan. So let's adjust first. Ayan, so mag-adjust tayo ng konti. Okay, so possible dito. Okay, so wait. Okay, so dito. Okay, so gawin rito guys. Ayan. So 1.8, no? Nandiyan. So tignan natin kung siya ay magbabounce. Ayan. Tapos sa ating moving average, 50. Okay. Tapos 100 and si 200 still intact pa naman ano. Tapos fresh ano pa lang to guys. Fresh golden cross right here, di ba? Ayan. Tapos kay cloud, so pataas pa rin si upper and ayun, si upper cloud ay pataas kasi si lower cloud is flat. Kasi sideways pa rin to eh, di ba? No, ayan. So tingnan nga natin kung mag-hold diyan ano. Si fruit. Tapos kay RSI. Okay. So parang trend line to kasi eh. Di ba? Oh, ayan. Pero ano siya no? Pero hindi definite na siya ay trend line kasi medyo hindi tumatama eh. So we have 1, 2, 3, 4 and possible dito 5. Ayan, so tignan natin ano. Pero sa part na to lower highs eh, 'di ba? Ayan no. High, lower high, lower high. So ayan. Tapos kay MACD, so sa part na to kay MACD is ayan, so medyo nag-flip na pababa ano si MACD line, which is not good pag gaganyan. Tapos ating histogram, lower highs right here. So based dito si fruit is medyo bearish right now ano. Ayan. Tapos sa volume, so dito kay volume, ayun, so nag-flip na, no? Ayan. So siya ay losing momentum na right now. Sell off to eh. So ayan. Okay. So tingnan natin. Okay. So last two na po tayo guys. So next natin si PHR. Okay. So dito naman kay PHR. So based dito sa ating daily chart. Okay, so tingnan natin kung siya ay magre-retest na ano, malapit na guys eh, di ba? Ayan. So bali sa part na to. Okay, so we have here downtrend line, di ba? Ayan.
since 2017. So we have 1, 2, 3, 4, and 5. Tapos 6. Diba? Series of lower highs. Okay, sa part na to. So tignan natin kung magbe-breakout, no? Oh, ayan. So tignan natin. Oh, ayan. So super lapit na, eh, di ba? So ang pinaka-resistance natin dito is 3.3 pesos. Ayan. So pagka nag-breakout bukas, possible so tayo ay mag-retest na for breakout, no? KPHR. So pagka hindi naman, eh, pullback muna tayo rito, no? So value support natin for this one is sa 3 pesos. 3.1 pesos diyan. No, ayan. Tapos sa moving average 50, so medyo malapit naman, ano? Tapos 100 and si 200, ayun. Nice. So siya ay nakapanik na dito sa may 200 day moving average. So let's see kung ito ba ay sinyalis na, no? Ayan, kasi nagko-converge na rin si 200 day at si 50 day moving average, hindi ba? So tignan natin, ano? So tapos kay Cloud. So dito kay Cloud. Ayan, so flat pa rin kasi, eh. 'Di ba, wala pang progress sa part na 'to. Ayan, so tignan natin, no? Ayan. Tapos kay RSI. So siya ay nasa resistance na right now, ano? So series of touches 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So tignan natin kung magbe-breakout. Ayan. Tapos so kay MACD, pasensya na po kayo, ano, at meron po kaming bisita. Ayan. Ayan, medyo maingay. So based dito kay PHR, so siya ay nagko-converge, ano, si MACD line at signal line. So possible bullish crossover. Okay, sa part na to. Tapos kay histogram, higher lows. Nice. So based dito kay MACD, si PHR is looking bullish, no? Tapos kay volume, so tignan natin kung siya ay magre-retest na for eto. Eto, no? Ayan. So tignan natin kung magre-retest na dito sa kanyang ano, previous high. Okay, around here. Tapos yung last natin is si FNI. Okay. FNI is medyo bearish siya, no? Ayan, eh, di ba? So we have here shooting star. Shooting star here. Ayan. So tingnan natin bukas kung siya ay magpiprint out ng confirmation candle. Ayan. Kasi siya ay bearish, ano? Bearish reversal pattern. So tingnan natin. Tapos okay, sa part na to, meron tayong dalawang gap up, di ba? First gap up and second gap up. Ayan. So tingnan natin at ano to, ano? Medyo delikado pagka ganyan. Ayan, so tingnan natin. Tapos sa moving average, let's start with 50. So medyo malayo naman kasi, di ba? 50, tapos 100, tapos kay 200. Still intact pa naman, ano? Ayan, si 50, 100, at 200. Tapos kay Cloud. So medyo pataas naman siya, ano? Yung kanyang trajectory, di ba, pataas. Ayan. Si upper and si lower, okay, pataas. O, ayan. Tapos, i-check naman natin yung kanyang mga indicators. So, dito, okay, so medyo hindi na ito maganda kasi mataas na masyado, eh. Di ba? So, siya ay nasa 88 na halos. Di ba? So, top out na to, guys. Ayan, no?
So we have series of touches 1, 2, and 3, and 4. Diba? Ayan. So tignan natin. Tapos, nagpakita na si Shooting Star, no? Eh, kay MACD. So dito kay MACD, so medyo insane pa rin to, no? Diba? Ayan. So pataas pa rin ng pataas. So tignan natin kasi si MACD kasi is laging indicator to, no? Ayan. So tignan natin kung siya ay magpiprint out na bukas ng lower high kay histogram. O, ayan. So yung last natin kay volume. So dito kay volume. So breakout naman kasi eh. No? So ito yung pinakamahalaga si volume. So pagka may demand, edi syempre tataas pa rin yung price. Ayan. So tignan natin kung siya ay pullback na ba or sideways muna siya. Ayan. So I think tapos na po tayo sa ating part 2 ng ating top trending stocks. See you po sa next video. Bye-bye!